Mga kaibigan, magandang gabi po. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Kasama po natin ang ating hero, si Dr. Ted the Everest Esguera. Doc, magandang gabi uli sa iyo. At alam mo, Doc, marami ang mga nag-uusap, no, tungkol dito sa paano nga ba natin talaga haharapin ang COVID-19, lalo na at wala pa ring bakuna. May mga nagsasuggest na mag-herd immunity na lang tayo, yung mga malalakas, yung mga bata pa. Palabasin na natin para maging normal na uli yung ating ekonomiya. Tapos, pag naman tinamaan daw sila ng COVID, eh, bahala na na ang kanilang immune system na lumaban dito. Anong masasabi mo at ano ba ang herd immunity, Doc? Yung herd immunity is you allow the normal process of your body, no, and mass collectively to perpetuate to react on an entity, particularly virus. So you allow people just to be exposed. Why I need people? Kasi ang virus, if it stays in me and I'm isolated, it dies in me. It's either I die and the virus dies in me. Yeah. So it needs another host of same species, of same species, tanda niya, not dog, of same species to allow it to transfer, para makapaglaro siya sa transferring, para ang katawan ko, habang nagtatransfer siya, ang katawan ko, nakikita siya, nakakagawa ng kalaban, ng saktong defense, no, sa katawan. So, ito yung parang inano lang herd immunity. So, may kanya-kanyang organismo, kasi from one organism to transfer to another host, may time frame po yan. Yung sinasabi ko kaninang element of time. Kaya, malabo, ma'am, na sabi nila sa Wuhan nakakain ng pangolin at nagkaroon ka ng Wuhan virus. That's very impossible because sa normal process, it takes years from one animal of different species lulukso sa tao, who is a different species himself. It takes like 30, 50, 80 years. At biglang nagkain ka, ala, nagkasakit ka, and then kumalat sa buong mundo. That's impossible unless it's engineered. Anyway, that's out of the topic. The herd immunity is sige, you allow the normal course of the body and mass to adapt. It's the issue of adaptability. Ngayon, ito ngayon, there are ethical issues and there are legal issues. Sa legal, hindi ko ma-pinpoint, but sa ethical issues, nang nagbigay tayo ng medicine, ang first rule sa medicine is first, do no harm. Lahat ba ng tao ay pare-pareho ba ng immune action? Hindi. Kawawa yung marginalized. Kaya ginagamit ang herd immunity parang ang mga matatanda, ang mga sakit, para mawala na sila. There is an economic thing there. It should be the last when you don't have hope. Sige na. Sige na lang. Hayaan. But it is not supposed to be announced and you bring people out. Hindi. Parang hayaan mo lang. You do your mandated thing na parang ano, pero hinayaan mo silang ma-infect. Yan po yung herd immunity. Huwag niyong isipin na ilagay ko sila sa isang concert. Matatapos, paano ako dyan, maiipit ako sa human rights. Isang katutak na ano yan. Another issue sa herd immunity, you have to have backstop. Backstop. Okay. In the absence of the vaccine, backstop. Anong backstop? Very good healthcare facility which can cater to serious cases and in large amount of cases. O tulad ngayon, nakaubusan ng ospital, violation na rin yun. Violation siya ng karapatan ng tao para sa kalusugan, nasa konstitusyon natin yun. Yeah. Hindi mo pala ma-deliver. Bakit inayala na sila ma-expose? Yeah. So merong issue. In the absence of it, in the absence of a clear-cut effect of the virus, pwede siya ma-allow, but you do not say it. You do not say, okay, it's okay, people of Cebu, you may go out. You are all clear. Eh, tandaan niyo po, ang access natin sa social media, we can access down to Alaska and down to Sahara. Eh, kung nakapag-aral, hala, herd immunity yata ginawa sa atin. Mababalikan tayo. So there are sensitivities in that issue. Yes, I allow it. But kawawa yung mga marginalized members of the society. Yung may mga sakit. Yeah. Worthy people
masakit. Yung mga geniuses natin who are old, hayaan natin mamatay. Mm-mm. Yung mga artist natin na may old kasi may comorbidity, hayaan natin mamatay. Mm-mm. Parang hindi siya patas. Totoo. Okay? Mm-mm. So, kung talagang sagad na wala na, nakita mo ubus na, just let go. Fine. The last man standing. Mm-mm. Well, at the end of it all naman, nung unang panahon, pati sa Yersinia pestis, yung bubonic plague, parang ganun din nangyari. Yeah. Yung mga mahihirap doon, sila yung nadadali, but they are more resilient. Mm-mm. Parang nakaka-develop sila. Yung mga tao na mayaman, they can run away, they have galleons or ship that can go away or lock themselves in some lofty towers. Nabuhay sila, pero medyo sensitive ano nila. Mm-mm. So there are the good things on one end of the society and the good thing also on the other end of the society and the bad things on both sides. Right now, it's easier said than done. It needs a crisis leader to do it, to allow it. Mm-hmm. Should we reach the point, the critical point that there's wala na, na makita natin our economy really, you know? Kung hindi lang nanghilam to si Duterte ng trillions, maubusan na tayo makain, baka hindi sa COVID tayo mamatay, baka sa looting, baka sa robbery, mga grabe criminality. So tinitingnan natin, yan yung mga aspekto na hindi nakikita ng isang scientist unless he understands economics. Mm-hmm. Hindi makikita ng economist, he does not understand military science. Parang ito ay isang halo-halo of all, you know, of all troubles. Oh, pero sa tingin mo ba, Doc, tama itong ginagawa nating community quarantine na ito? Talaga bang we should keep all the people inside their homes and merong tayong mga businesses pa rin na hindi pinag-ooperate? Ma'am, tama talaga. Oo. Except. Oo. Mali yung take-off. Okay. Kasi may kasalanan tayo, we did not play Japanese and Israeli. Una, ang mga Pilipino, hindi nag-prepare sa bahay ng mga stockpiling ng food. Siguro sabihin nila, mahirap kasi binigla tayo, Doc, eh. Siguro no, rin. No. That's, I will dispute you there. Oo. Ma'am, pag nag-prepare ka, huwag ka mag-prepare sa pandemic. Mm-mm. Mag-prepare ka sa lahat. Sabihin ko sa iyo, Ma'am Maro, ngayon, you're afraid of COVID. Mm-mm. But I will tell you with 3 statistics from 3 media outfit, ha? 3 media outfit, this is not Dr. Sigera talking to you. Merong nagsabi every 48 minutes, may nagsabing media outfit every 60 minutes, may isang media outfit every 72 minutes, a woman is raped. Mm-mm. Hala, eh baka hindi ka sa COVID madali, baka ma-rape. Mm. Oh, are you not more alarmed? Okay. For me, it's more alarming than COVID. Ang COVID, mapurmahan ko pa, kahit papano, I can still call, mamamatay na, mag-iabo. Pag na-rape ka, you don't know if you will live or you will die. Yeah. Grabe yung psychological impact. Did you prepare for it? Baka hindi tayo sa COVID mamatay. Baka doon, tinamaan tayo ng Taal Volcano. Tinamaan tayo ng Lindol sa Davao, Cotabato. Meron pang bagyo. Bakit hindi pa ba tayo mag-learn ng lesson na lahat ng sakuna tumatama sa Pilipinas -1? Pag so sinabi ko mong palaging lang, may paghahanda. Hindi tama dapat, yun. Oo, hindi dapat na dahil may pandemya lang. Hindi, pero kasi before kasi nagka-lockdown na Doc, hindi nakapaghanda ang mga tao doon sa kanilang mga pangangailangan sa bahay para hindi na sila lalabas. Hindi sila nag-guide ng gusto, Doc. Nabigla na lang tayo, di ba, na biglang in-announce na we are on ECQ. Ma'am, oo. Meron pong guide. Ayoko ha, titingnan ko yung side ng government. Okay, sige. Go. Meron po, di ba, ang government sabi, go bag, stockpile. Okay, agree. Mm-hmm. Ang issue dito, bakit hindi sumunod ng tao? Kasi mismo yung mga nagsasabi, they don't walk the walk. Diretsoin kita. At kung marinig ako, kahit pa si Mr. President, I will ask our President, meron kang go bag sa bahay mo? How many days will you, yung sa Davao sa bahay mo, mabubuhay ka? Yan yung measurement, ano ka? Kung, parang ako ma'am, pag sinabi ko mag-prepare, if you visit my house, I will not play joke with you. Even my kids, they know how to shoot the weapon. Because ang sabi ko sa kanila, once someone enters the house, nakakalat ang baril ko dyan, barilin yan kasi it's either ma-rape kayo, patayin kayo lahat. But wala ni isa sa anak ko, maliliit yan ha. Mm-mm. Elementary yan, ang ano ko, wala ni isa na di-disgrace sa baril because they know. The more they know, they are disciplined. Eh, magturuan ka pa nila paano maggumawa ng apoy. Marunong sila mag-first aid. First aid, I prepared them up to the point na bago nag-lockdown ang COVID, meron akong Ebola kit dito. Hindi isa, medyo marami. Mm-hmm.
kasi I prepared my family. Naano kami sa pagkain. Pero meron kaming stockpile, ma'am. Siguro sa initial 7 days, buhay kami dito. Kumpara sa halos karamihan sa Pilipinas, mamamatay. Kasi, sineryoso namin eh. Ngayon, kung ikaw naintindihan mo, babalikan kita sa sinabi ko kanina, risk, threat, hazard assessment mo. Kung naintindihan mo yun, sa lahat ng sakuna, ma'am, sa buong mundo, isa na lang, tandaan natin, I will always remind the whole world with this, about the country, about Philippines. Isa na lang wala sa Pilipinas. Anything about snow and ice. Meron na tayong drought, may gyera, may terorismo, may pandemic, may volcanic, may earthquake, may pagbabaha, mayroong climate change crisis, wow, landslide, everything. Tumataas na rin. Hindi lang ako tumitingin sa disaster. Even the most personal attack on you, insult, heart attack. Lagi kong dinilecture. Nag-prepare ka sa drop cover note sa Lindol, tapos kinabukasan namatay ka lang sa heart attack. Anong preparedness yan? For me, sorry ha, sorry with the word, for me that's utter stupidity. At paghandaan mo lang, tanda niyo itong lima. Pandemic siguro inisip niyo ngayon. Kasama ko yan sa disaster. Pero lima ang paghandaan niyo. Kung gusto niyo maghanda na handa kayo, tandaan mo lang itong limang daliri. Una, paghandaan mo for physical insult, the likes of stroke, heart attack. Kung sa tingin mong kandidato ka, physically, practice wellness. Pakonsulta sa doktor kung meron ka mataas kolesterol, taas BP, taas ang sugar. Number two, disgrasya. Check mo yung sasakyan, pamamahay mo, yung iyong gasol, kung ano-ano dyan, safety practices ninyo. Pati sa sasakyan, pag nagbiyahe ka, kailangan safe sa workplace. Three, criminality. Magmamasid ka, criminal watch ka rin, no? Kasama ka sa ano, uy, baka dito, grabe na mga robbery dito sa aming bahay. No? Four, acts of terror. Pakialaman mo rin yun. Pwede kang mabomba dyan sa labas or may mass shooting. Five, disaster, earthquake, outbreak, pandemic, landslide, whatever. Yung lima na yan, atras ka. Bigyan mo ng presyo sarili mo. Magkano ka ba? Kung sa tingin mong mura lang ang pamilya mo, murang buhay mo, huwag ka maganda. Fine. Pero pag sa tingin nyo, ma'am, na may halaga ka, aba, maghanda ka. Parang ano lang yan eh, educational plan sa life plan eh. Meron ka bang disaster plan na kasama ang pandemic? See? It's not hard. But the people in the government, na I'm gonna tell them that. They cannot put me in prison, but probably they can kill me of telling them the truth. These people are not prepared. They're not good examples. I can, nako ma'am, sabihin ko sa'yo, ihilera yung senador congressman, makikita ko sinong ready dyan. Nasa pagmumuka, sa tindig, sa bihis, alam ko, pag survivalist yan or prepper yan. So wala sa ekonomiya, wala sa pera ang pagpreprepara, Doc. Wala, ma'am. Oo, ma'am, tanggalan mo ako lahat. Oo. Dalhin mo ako sa gubat, mabubuhay ako. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko lang common, sentido common. But of course, training. You have to have training. How to build a fire, purify water. Yeah, the thing is, everybody's not like you, Doc. Siyempre, merong iba na they live each day as it comes. Yung iba, hindi rin sila ganun ka-preparado. Para, wala silang training, di ba, Doc? Kaya nagkakaroon ng ganoong mga problema. Pero we are very thankful, Doc, sa lahat ng mga shinare mo dito sa ating palatuntunan dito sa Radyo Klinika. Maraming salamat si Dr. Ted Everest Esguerra. At magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.